Kitang-kita ang lakas ng pagragasa ng ilog na ito sa isang subdivision sa Rodriguez Rizal. Ang mga residente nakatanaw na lang sa tila mga dambuhalang alon. Bumabala ang level ng tubig pero malakas pa rin ang agos. Halos ganito rin ang eksena sa paligid ng City Wawa sa Rodriguez pa rin. Ang malakas na agos ng tubig, dinaanan pa ang ilang bahay. Ang tulay na ito, tuluyan ang nasira at inanod ang mga kahoy. Bumuhos na naman ang malakas na ulan. Ilang minuto lang, bumaha na sa Barangay San Jose. Kababalik lang mula evacuation center ng mga nakatira rito. Dinatnan nilang maputik ang loob ng kanilang bahay at matyaga nilang nilinis. Mas komportable pa rin sa bahay po kaysa sa evacuation kasi mahirap po sa evacuation po. Makakasakit po mga bata. Basa lahat ng kanilang damit, hindi raw nila napaghandaan ang baha. Yung apat na bagyong sunod-sunod, hindi naman po kami binaha. Ito, isang bagyo lang po, binaha po kami. Yung bigas namin dito, na ano ng baha, yun. Eh, wala naman tulong na umaano rito. Isa ang San Jose sa anim na barangay sa Rodriguez na lubhang binaha. 11,000 tao ang nasa 12 evacuation centers. Sa Eulogio Rodriguez Elementary School, may mahigit 500 pamilya. Pinag-iisipan kung magdedeklara ng state of calamity dahil sa nangyari. Abot baywang naman ang baha sa bayan ng San Mateo. Marami ang napilitang lumusong para subukang isalba ang kanilang mga gamit. Ilang residente rin ang lumikas kasama ang kanilang mga alagang hayop. May mga bahay namang gawa sa light material sa tabi ng San Mateo River ang lumutang sa baha. Sa isang bahagi ng bayan, nagkatipak na ang ilang bahagi ng bundok. Bumagsak pa ang napakalakas na agos ng tubig sa kalsada. Tricia Zafra, GMA News.